Magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, nasa 17 tayo ng Oktubre, gunitain natin si San Ignacio ng Antioquia. San Ignacio ng Antioquia, siya ang hinirang ni San Pedro na maging obispo ng Antioquia. Siya ay tinatawag noon na San Ignacio Theophoros. At siya ay pinatay sa panahon ni Emperador Trajan. Isa siya sa mga tinuturing na mga pantas ng simbahan na nagpapahayag ng pagiging Diyos, tunay na Diyos at tunay na tao ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Sama natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon para sa araw ngayon, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. At ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. At ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Taga-Roma, sinasabi niya na kahit nakilala nila ang Diyos, hindi siya pinarangalan ng Diyos na sa pagtuturo ngayon ni San Pablo ay nagbalik loob ang lahat ng mga hintel upang ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang paghahari ay maisabuhay ng lahat ng tao. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, ang ating Panginoong Hesus ay kumakain na hindi sumusunod ng tradisyon ng paglilinis na ayon sa tradisyon ng mga Pariseo. Kaya sinasabi niya na dapat hindi natin tingnan kung ano ang panglabas bagkos ang mga pangilalim na kahulugan nito na siyang esensyal sa pagpahayag na ating buhay panampalataya. Kuminsan tayo ay nagpapahayag ng malaking bahagi sa mga external na mga palabas
sa ating pananalig o pananampalataya. Ngunit nakaligtaan at nakalimutan natin ang mga mahalaga at mga esensyal na bahagi ng ating pagpapahayag ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Una, ang ating mahigpit at malalim na ugnayan sa ating Panginoong Diyos sa pag-ibig na tunay sa Kanya at pagpapahayag nito sa ating pagmamahal sa kapwa, sa mga malasakit at pagtulong sa kanila. Sa mga sandali na tayo nagkukulang dahil sa ating pagsasaksi sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos at tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kaganrahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwa ngayong pagkatampok sa pagpakasakit ni San Ignacyong taga-Antioco, ang kadakila ay dito nakamit, ay magpalakas nawa ang aming loob palagi sa bawat saglit sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Iniyahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan
at nandilim ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita, hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yung tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita si Jesus, siya'y iniyahan ng isang parisiyo upang kumain. Kahit pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang parisiyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi niya sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga parisiyo, hinugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't may likha ng labas ang siyaring may likha ng loob? Ngunit, ipamahagi muna ninyo sa mga dukha
ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Purihin po natin ang Poong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng 28 na linggo sa kanilang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, a 17 ng Oktobre, atin pong ginugunita ang mga martir ng lumang simbahan, si Ignatius Theophoros na taga Antioquia. Atin pong malaala na itong santo na martir ay siya pong unang tumatawag sa nanalig ng ating Panginoon na Katoliko at ang simbahan na Katoliko. At siya rin ang nagpapahayag ng ating Panginoong Hesus, siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. At kanya pong sinasabi, marami po siyang sulat, pero mahalaga pong sulat niya ay ang kanyang sulat kay Magnesianos, ikalawa, at kapitulo 6, versikulo 1, na kung saan sinasabi niya, dapat nating gawin ang lahat ayon sa Diyos. At ang paggawa ng lahat ayon sa Diyos ay iyong pagsabuhay ng tunay at ng pinakabuod o pinakaesensyal na bahagi ng ating buhay, pananalig o pananampalataya. Na siya namang ating pinag-usapan ngayon sa mga pagbasa. Ang ating mga pagbasa ay patungkol sa tunay na buod ng pananalig o pananampalataya. Pero mayroon po tayong tinatawag na tradisyon. Tradisyon mula po sa salitang Latin na tradiri, kung ano yung pinapasa-pasa. Ito yung mga pinasapasa ng mga kaugalian, mga kalakaran na kuminsan akala ng iba, ito yun ang dapat gawin at yun ang buod. Pero hindi naman, dahil iyan ay mga palamuti, pang-ibabaw na bahagi ng reliyon. Mga kilos na hindi espesyal at hindi mahalaga at hindi tunay dahil hindi malalim at hindi nagbibigay ng pinakaugat, pinakapunot dulo ng ating pananalig sa Diyos. Kaysa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 1, 16 hanggang 25, sinasabi ni San Pablo na ang mga tao na dapat kilalanin ang Diyos ay iba na ang ginagawa. Gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosan, nilikha nila mula sa mga hayop o dili kaya mga tao, nakalimutan nila ang tagapaglikha na Panginoong Diyos ang naglikha ng tao at naglikha ng lahat. Kaya hindi nila kinilala ang Diyos kahit na kilala nila ang Diyos. Dahil ang kanilang mga kinikilala ay ang kanilang mga gawa, ang kanilang mga iniisip at mga ideya at hindi ang tunay na pinakapunot dulo ng lahat. Kaya kailangang babalik tayo sa pinaka-orihinal ng lahat. At kung tayo babalik, tayo po'y manalig sa Diyos na napapahayag sa atin na isang Diyos na dakila ayon pa sa Salmo 18 na kailangan magbigay tayo ng parangal sa Kanya sapagkat Siya po ang ating tunay na tagapagligtas. Siya ang tunay na Diyos. Ang tradisyon ay para bang
pinahalagahan ng tao. Isa sa mga tradisyon na pinahalagahan ng tao ay yung mga ginagawa halimbawa ng mga Hudyo na bago kumain, maghugas muna sa ritual na paraan. Ano pong ritual na paraan? Mayroon pong pagdasal at pagkilos, kung anong kinikilos ng kamay. Pero ang mahalaga sa pagkain ay ang pagtitipon na ating maalaala ang Diyos. Na siya yung nagbigay sa atin ng pagkain. Na siya yung pinagmula ng lahat ng kabutihan. At siya yung magbigay sa atin ng buhay. Hindi ang mga tradisyon kung paano tayo maghugas ng ating mga kamay na kinakailangan bago tayo kakain. Kaya ang ating Panginoong Hesus ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11:37-41, siya ay pumunta sa bahay ng Pariseo. Siya ay inobserbahan ng Pariseo kung susundin niya ang tradisyon na tinatawag na tradisyon ng paglilinis sa sarili. At hindi ginawa ng Panginoon. Hindi niya ginawa sapagkat hindi naman yan ang mahalaga at kanyang itinuturo sa mga Pariseo ang tunay na buod at pinakatunay na mensahe sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay hindi sa tradisyon at mga palamuti. Gaano man kaganda ang mga palamuti na ginagawa mo, hindi yan ang laman, hindi yan ang buod, hindi yan ang tunay na puno-tulo, hindi yan na makapagligtas at hindi yan ang tunay na likas na ipahayag na yan ang Diyos na naligtas. Kaya, dumulog ang ating Panginoon, hindi niya ginawa ang, naghugas siya, pero hindi ayon sa tradisyonal na paghuhugas ng mga Pariseo. At sinasabi niya, kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Ito'y sinasabi ng ating Panginoon sapagkat kuminsan malinis tayo sa pagtingin sa labas. Panlabas lang. Paano ang ating puso? Paano ang ating isipan? Malinis ba tayo sa pag-isip? Malinis ba tayo sa puso? Malinis ba tayo sa relasyon ng ating kapwa-tao? Malinis ba tayo sa ating relasyon sa pamilya? Malinis ba ang ating mga pag-isip upang ang ating mga pag-isip ay ayon at tumatalima sa kalooban ng Diyos? Ang mahalaga dito ay dapat mo nating tingnan, ang mahalaga ay kung ano ang hindi makikita natin na sa loob ng puso at sa loob ng kaisipan ng tao. Na dapat ang ating kaisipan ay nababatay sa katotohanan. Ang una pong katotohanan ay tungkol sa Diyos na may kabutihang loob at may dakilang pag-ibig sa atin. Na dahil sa kanyang kabutihang loob, nilikha niya ang lahat. Ang lahat ay nilikha niya at malinis, ayos at walang bahid ng tradisyon. Pangalawa, na dahil tayo nagkasala, hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, nagpadala siya ng mga gabay at magtuturo sa atin gaya ng mga propita at siya mismo ay nagbigkas at ang kanyang salita ay nagkatawang tao. Yun po ang ating Poong Hesus Nazareno at nagtuturo sa atin gaano kadakila ang Diyos, gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin, gaano kalaki ang kanyang kabutihang loob para sa atin at ang kanyang dakilang pag-ibig ay napahayag na handang ialay ang ating Poong Hesus Nazareno na bugtong na anak ng Diyos upang ang lahat ay maligtas, upang ang lahat ay mapabilang sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. Dito po natin tingnan ang tunay na buod ng lahat. Hindi po yung mga palamuti. Hindi po yung mga dekorasyon. Hindi po yung mga tradisyon at mga kalakaran na gawa-gawa lang ng mga ilang tao. Kaya mayroon tayong tinatawag na mga tradisyonal. Sumusunod lang sa tradisyon. Ngunit hindi nabubuhay na tunay ayon sa kalooban ng Diyos.
dahil ang kanilang pag-isip at ang ilang puso ay napakalayo sa Diyos. Ang una sa lahat na dapat nating linisin ay ang ating puso at ang ating isipan, ang ating kaluluwa, ang ating budhi upang ang ating buong pagkatao ay magkaroon ng kalinisan na nababatay sa kalooban ng Diyos. At kung tayo'y malinis na, maging dakila na tayo sa harap ng Diyos at malinis sa harap ng Diyos sapagkat tayo ay gumagawa ng dapat gawin. Kaya sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ngunit kung ipamahagi ninyo sa mga dukha ang laman ng mga sisidlan ninyo, magiging malinis ang lahat sa inyo. Dahil, sinasabi ng ating Panginoon, punong-puno ang mga sisidlan ng mga Parisiyo at yung mga panibagong Parisiyo sa panibagong panahon. Ngunit walang laman at gutom na gutom ang mga tao sapagkat sila ay naghihirap dahil sa panglalamang at sa opresyon na ginawa ng mga mayaman at mga makapangyarihan sa mga mahihirap, mga dukha at mga nasa laylayan ng lipunan. Kinakailangan natin ang tunay na pagbabago sa ating mga puso at isipan na isama rin natin ang pagbabago ng ating lipunan na dapat mayroong makatarungan na kalagayan sa bawat tao at bawat sambayanan. Kailangan din nating tingnan na ang pagmamahal ng Diyos higit sa lahat ay dapat mapahayag sa kongkrito ng pag-ibig at pagmamahal sa kapwa-tao na walang pagtingin at walang pagpili, bagkus, pantay sa atin pagmamahal ng kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili. Yon ang dapat nating tingnan, ang kalinisan ng kalooban, ang kabutihang loob na sa ating mga puso ay napapahayag ng higit sa lahat pag-ibig na tunay sa Diyos, katapatan sa pananalig sa Diyos, pagmamahal sa kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili sa kongkrito na pagpapahayag nito upang maiwasan na ang bangayan, ang gulo, ang mga gera at hidwaan. Bagkos manatili na ang katarungan, ang kapayapaan, ang pagmamahal at pakikiisa sa pangalan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinaas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilahad natin sa Kanya ang ating mga pangilangan. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang Kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas, at kasiyahan, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan,
Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon natin mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pangitan ni Kristo, ang aming daan, lingnaw ito sa pangitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ibatido pa ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa purihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio ng Antioquia. Bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo. Sa pangitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitan ay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan ni San Ignacio ng Antioquia ay maparangalan. Siya ay kapanag namin may panindigan na ikaw ay pahayag kahit ni siya ay mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan yung anak na naghain na siling buhay. Tulad na naganap siyang anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng anghel si siya awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ni Anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlami pag-asang sila muling mabuhay ganyan ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Ignacio, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa ngitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Kapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magkain kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Iyon po ang wala pang kopya ng Lexio Divina para sa pong Jesus Nazareno. Available po ito doon sa Information Guard, 130 pesos po bawat kopya. Kakatulong po ito para sa inyong debosyon sa ating pong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais
Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na magaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay ngayong kapanganakan ni San Ignacio ng Antioco sa kalangitan, ay maggamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno, kayo na ugnay sa iba't ibang social media platform na kuspus ng iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat mong samang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Jesus Nazareno. Ang ating pong Panginoon ay tumitingin sa atin, sa ating mga puso. Naway, ibigin natin at magmula sa puso ang ating pagpapahayag ng ating pananalig sa Kanya. Ngayon po ang paspas. Mangyari pa namang itaas bagya, mga bagay-bagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, nagbasa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng bilisyon ito naway maala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May tagtaglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pagpalain natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal